Sa totoo, kung papipiliin ka sa classic kutsinta o sa black kutsinta na may desiccated coconut at ididip mo pa sa yema, nakagaya niyan. Kaya tara, gawa tayo ng kutsinta. Una, mag-toast ng desiccated coconut for toppings and set aside. Gawa naman tayo ng yema dip. White sugar, butter, condensed milk, vanilla extract lang yan. Tapos set aside. Next naman, yung kutsinta mixture. Tubig, asukal, asin, at lye water. Or lihiya and set aside. For dry ingredients, harina at cassava starch lang yan. Ihalo sa wet mixture at lagyan ng atsuwete, pampakulay. Hahaluin, sasalayin ulit at kukunin yung excess na mga bula and set aside. Same procedure lang sa black kutsinta. Lalagyan lang natin ng black food color. Hahaluin, sasalayin and set aside ulit. Ayan, kumpleto na mga mixtures natin. Kaya ihanda na ang steamer at ang mga molders natin. Magpahit tayo ng mantika before ilagay yung mga mixtures. Isisteam na natin ng 10 to 15 minutes. Pagkatapos palalamigin, kukunin din yung excess na mga tubig para madali natin itong makuha sa molder. Ilipat na natin yung mga kutsinta sa bilaog at ihanda na rin ang yema dip. And of course, excited na akong kumain ng kutsinta ko. Diba, ganun lang kadali magluto nito. Kaya gawa na din kayo sa bahay. Pero ang tanong,